Millennials, millennials, nandito naman po tayo para pag-aralan yung salita ng Diyos. Ito po'y patungkol sa Mateo 14. Ito po yung naglakad si Jesus doon sa water at ganun din po si Peter. Pero bago po yan, talakayin muna natin kung ano po yung nangyaring scenario bago itong pag-aaralan natin. Ito po yung si John the Baptist, ang putulo ng ulo, nabalitaan ni Jesus. Kaya po nangyari, nagpunta siya doon sa remote na lugar. At doon po ay nagturo siya sa mga tao at dumating po yung point na mga tao ay nagutom. Wala silang pagkain lang dala nila, yung limang tinapay, dalawang isda. Sa pamamagitan noon, pinakain niya yung mga tao. At inutusan niya po yung labindalawang alagad na sumakay ng boat at pumunta doon sa kabila ng lake. So, pero si Jesus po ay hindi muna sumama sa kanila. Siya po inanalangin muna at inabot ng gabi. At nung gabing yun ay sumunod siya doon sa mga labindalawang alagad na nasa gitna pa rin ng lake kasi yung pong malakas na hangin ay tinutulak sila pabalik na para bang ayaw silang papuntahin doon sa kanilang pupuntahan. So naglalakad siya sa tubig at ito po ay nakita ng mga alagad, natakot po sila kaya sabi na, oh multo, gumanon sila. At hindi lang po nagpalahaw sila, sabi ganon. So, sabi po sa Ingles doon sa 26, verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified, it's a ghost, they said, and cried out in fear. So, ganun po, nagpalao sila ng sobrang takot nila. But sabi ni Jesus, it is I, take courage, it is I, don't be afraid. So, ang sabi ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. So, come, he said. So, ganun po ka, katapang si Peter, no? Hindi po siya natakot doon sa, wala po nakasulat na natakot siya doon sa, nung nasa boat pa siya, hindi siya natakot sa tubig or doon sa malakas na hangin, no? Kaya, kung kaya ni Jesus, kaya ko rin, as long na utusan niya ako. So, gusto niya yung hari mag-utos sa kanya kasi yung pag nag-utos ang Lord, then I will be able to do it kung may kayang gawin, kaya ko rin gawin kasi inutusan niya ako. At pag sinabi niya yon na halika rito, meaning kaya niyang palakarin ako sa tubig. At ganun po nangyari. At hindi po siya natakot. Alam po natin na siya po isang mangingisda at normal sa kanya yung mga bagyo, normal sa kanya yung malakas na hangin, malakas na alon. No? As long na andun siya sa loob ng boat, nasa comfort siya ng boat, stable ito, wala siyang takot. Hanggat hindi lumulubog yung kanya pong bangka, ang kanyang boat. Pero ngayon, this time, wala na yung trust niya roon. No? Wala na yung pinanghahawakan niya. Ngayon, ang pinanghahawakan niya, yung utos ni Jesus, na halika, pumunta ka rito. No? So, naglakad siya sa tubig. He was able to walk on the water. Pero, this time, bigla siya natakot. Bakit? Kasi wala na siya sa boat. No? So, kakaiba eh. Dati, pag may mga ganito malakas na hangin, may tiwala ako sa boat ko, okay, hindi ito lulubog. Pero ngayon, iba na to. Naglalakad ako sa tubig, wala ako doon sa boat. No? So, pumasok po yung tinatawag na takot sa kanya. Kaya nagsimula siyang lumubog. Kaya sabi niya, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Sabi niya ganun. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? You of little faith. Ibig sabihin, hindi siya makasunod ngayon kay Jesus. Kasi yung focus niya, hindi siya makapaglakad na ng husto. Simula na siyang lumubog kasi natakot siya. No, nagambala siya ng takot na dapat sana naglalakad lamang siya patungo kay Jesus. So nagsimula siyang lumubog. Sabi sa kanya, bakit ka karoon ng doubt? No? So yung faith po, may kinalaman po ito sa obedience. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung faith and obedience. So pag if you have faith, you obey. No, ang nangyari sa kanya, yung faith niya ngayon nabawasan o sabi natin lumiit. O hindi na doon sa point na kaya nang maglakad sa tubig dahil meron ng mga bagay na gumagambala sa kanya. So, ang nangyari, when they climbed into the boat, the wind died down
Then those who were in the boat worshiped him, saying, truly you are the Son of God. So ibig sabihin, as long na si Jesus ay nandoon sa boat, no, lahat ng bagay na gumagambala sa atin sa case nila, literally ay yung pong hangin, ito po ay magsasubside. Ito po ay mawawala. At dahil nga, andun na si Jesus, kasama na nila, as long nakasama mo si Jesus sa buhay mo, you'll be able to reach yung goal na gusto ng God na marating natin. So, dapat kasama natin yung Jesus sa buhay natin. Si Jesus sa buhay natin, ang Diyos sa buhay natin. Then, we'll be able to conquer everything. And even those, everything that challenge us, everything that hinder us to reach the goal that na ibinigay niya sa atin, we'll be able to go there, no, reach our goal because kasama natin siya. Hindi natin kayang gawin to na mag-isa, kahit nag-grupo tayo, no, kailangan natin ang kasama ang Panginoon sa buhay natin. And doon, kung ano may tinawag niya, ano may yung calling natin, kung bakit nga tayo pinapupunta o pinagagawa isang bagay, kasi meron doong nangangailangan. And there are people there na sa kabilang pangpang nangangailangan ng kagalingan, ng healing. So those people who were healed because they touched yung pong naylayan ng damit ni Jesus. So ganun din po tayo sa buhay natin. Remember that we are now the children of God. We have better covenant. Dapat po nating unawain na si Jesus ay hindi pa po namamatay. So yung mga followers niya that time, wala silang Holy Spirit. They were not yet Christians because may Christians lamang after the cross, after the resurrection of Jesus Christ. So, they are followers without Holy Spirit. They are followers under the Old Testament. But we are now Christians. We are children of God. Okay? Yun ang pagkakaiba natin doon sa mga followers before the cross or before the resurrection. We have better covenant. At yan po ay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa cross. So, kung ating pong patuloy na pag-aaralan itong salita ng Diyos na to sa Matthew 14, makikita natin na yung pong mga tao sa kabilang pampang, okay, the people brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. So, maganda po nating i-remind ang sarili natin na tayo man ay merong tayong mga calling, no, sa buhay natin. And we believe na pag si Jesus ay kasama natin doon sa bangka, everything will be smooth. Kasama natin doon sa calling natin. And then, because he said, siya yung tumawag sa atin ng gawin ng isang bagay na yon, siya rin po yung magpo-provide ng mga pangangailangan natin. Even supernaturally, we can do, accomplish it. Kasi tinawag niya tayo at siya yung magpo-provide. And at yan lang po. Alam at salamat po sa inyong pong pakikinig. At marami pa po tayong pwedeng pag-aralan at patututunan. At maraming salamat sa Holy Spirit sa revelation niya. And sa uulitin po next time. See you.